Nagpesko nung isang araw ang mga kongresista. Tapusin natin yung budget hearing. Pumunta siya dito, i-defend yung budget ng OVP, gawin yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. Ano daw? Gawin yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. What? Pinipilit ba ng saligang batas yung defense ng budget? Ito ang definition ng defend. To resist an attack. Nasaan sa saligang batas na kailangan pumunta sa Kongreso para mag-defend ng budget? May obligasyon ba ang Kongreso na i-attack ang mga ito? And while expected naman ang justification ng budget, contained na yon sa mga dokumentong isinumite ng OVP. At duly informed naman ang mga kongresista through Representative Adjong na hindi dadating sina VP at hindi na pa magdadagdagan pa ang mga justifications. Ibig sabihin, the OVP had made its submissions for the consideration of the House. Kasi kung walang budget, paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Kasi... Oops, nakalimutan yata nila. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Kaya naman ang paghahalataan kung ano talaga ang tunay na pakay sa kulitang budget. Kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi... Step down? What? Yung opisyal na may pinakamalaking mandato sa nakaraang eleksyon? Step down? Pero dahil matagal na niyang na-anticipate ito, may sagot pa rin dyan si VP. Ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya, hindi bago yan. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. At ang intention, do not vote for Sara on 2028. Tologo. Inday Sara sa 2028.